Magandang araw. So sa video na ito, i-discuss natin kung paano nyong ina-navigate and kung paano tayo magfa-fund para sa Binance natin para nang sa ganun makabili tayo or makapag-send ng mga crypto kung kailangan natin. Okay, so once na i-download na natin ang Binance na app, ang next natin gagawin, syempre ay i-open ang Binance app. Okay. So sa Binance app po, dalawang parang feature siya or dalawang interface siya. Okay, dito po yung makikita sa may login and register. Meron po tayong Binance Lite na tinatawag. Okay, pag nilagay natin sa Binance Lite, ay ganyan yung makikita natin. Mas simple siya, actually, kesa doon sa Pro na Binance. Okay, pero for the sake of this discussion, ilalagay po natin siya sa Pro para nang sa ganun, mas madali na nating makuha yung sa Binance. Okay, or yung sa Lite. Okay, madali na natin siyang matutunan. Right? So dito po sa feature ng Binance na ito, makikita po natin dyan sa interface niya ang P2P trading. Ito, madalas natin itong gagamitin, especially kung bibili tayo or minsan kahit magbebenta tayo kung gusto nating makapag-cash in and cash out. Okay? So pwede po kayo mag-fund through debit card and credit card. Pero sa current na situation natin sa Philippines, mas maganda po or mas recommended ang P2P trading. Mas hindi siya hassle, kumbaga. Okay? Okay, so ang next po ay meron kayo dito sa ibaba. Okay, makikita nyo po dyan yung home. So ang home ay itong homepage na ito. Markets, andito po lahat ng po pwede nyong i-trade or mga cryptocurrencies. Of course, kung magte-trade kayo, meron po ang trades dyan. Futures and wallet. Okay, futures po ay type of trading din, mga leverage trading. Okay, wallet. So normally, ang madalas natin talagang gamitin dito ay ito pong wallet. Okay? Lalo kung mga spot lang, kung magbabuy and sell lang kayo, i-convert ninyo, i-hold ninyo yung mga crypto po ninyo. Alright? So, yan yung sa main interface niya. So, first step na gagawin natin, syempre, ay magla-login tayo or magre-register tayo. Okay, kung wala pa. So, click natin yung register dito sa taas. Okay? So, enter your email and then the password na gusto po ninyo. Okay? Then, click I agree. Okay. So dito ang gagawin nyo lang po, i-slide nyo siya para ma-shoot siya doon sa puzzle. Okay, and then verification code, dapat makikita po ninyo yan sa inyong email. Okay, so successful na ang ating registration. So saan natin siya titingnan? Dito po sa taas. Okay, so ito na yung aking email and then may ID number, etc. So ang next step po na gagawin nyo dyan ay syempre to set up itong inyong Binance, right? So paano natin siyang i-set up? Una, pupunta po kayo sa settings. Okay? So nandiyan na po lahat, no? Sometimes kapag dito sa Binance natin, kailangan niyo pong palitan itong currency na nandito, no? Minsan kasi yung mga bagong downloaded na mga Binance ay hindi po siya naka-PHP. Okay? So palitan po natin 'to ng PHP, ito din. Okay. So, bahala na kayo sa mga appearance na yan kung ano man po ang gusto ninyo. Right? Okay. So, once napalitan na ninyo siya to PHP, yeah, float. Yan natin floating window na bago. Right? Tala naman. Okay. So, next po na kailangan ninyong gawin ay syempre yung security natin. No? So, sa security natin, pwede po kayo magdagdag. Okay, ng email, authenticator, and yung sa SMS. So, syempre, at least dalawa po sa mga ito. No? Yes, recommended po ito. Kaso, medyo hindi kasi tayo sanay sa mga authenticator na ganito eh. Though, madali lang din naman siya. Pero para sa mas accessible, ito pong dalawa. Yung SMS, okay, so sa phone. Okay, so ilalagay nyo lang po yung phone number nyo dyan and then you confirm. Okay, para at least meron po kayong dalawa. Alright, so pwede po kayong magka-touch ID dito. Yung inyong, kung ang device nyo po ay merong fingerprint, so po pwede po yan sa touch ID. Okay. Alright, parang sa ganun ay madali. Pwede rin naman ang pattern. Okay, so withdrawal address, po pwede po kayong magdagdag dito. The future, okay. Next po ay payment methods. Kailangan po natin iyan, okay. So, pwede po kayong mag-add dito ng sa P2P niya. Okay? So, for example, dito, ito po sa P2P payment methods, right? So, sa P2P payment methods, okay, mag-a-add po kayo ng payment method. Okay? Verify natin.
Okay, so once na meron na tayong verified na account, so itong account na ito ay isang intermediate na verified. Ang next natin gagawin para tayo ay makapag-deposit ng USDT papunta dito sa ating Binance, so meron po kayong choices. Isa sa mga choice dyan ay itong credit card or debit card. Okay, so dito mamimili tayo. Ang best pa rin na initial, no? Unless talagang specific po yung gusto ninyo na crypto na i-deposit, just like kung gusto niyo mag-deposit ng BTC, Ethereum or ADA, kung mga specific na ganun po, pwede niyo po siyang i-click dito. Okay? So, ayan siya. Okay? Right? So, pag dito direct na BTC ang i-deposit natin. Pero kung kayo ay magte-trade ng mga ng kung anumang cryptocurrency in the future and hindi pa kayo sanay, or especially kapag magfa-fund lang naman kayo sa inyong mga broker account or sa kung saan man, best na approach pa rin ay USDT. Okay, ang ilagay natin. Ang USDT po ay para lang yung ano, ang exchange rate niyan ay $1 is equal to kung magkanong peso ang exchange rate. Okay? So halimbawa USDT, pwede niyo siyang i-click diyan. Okay? So dito po ilalagay lang natin kung magkano yung amount na gusto nating i-deposit. Okay? Then i-click niyo lang yung continue. So dito po sa unang setup, meron po kayong ano, pwede niyo ilagay diyan ang inyong credit card or debit card. Okay? Makikita niyo rin diyan kung magkano yung exchange rate. So kung mapapansin natin ang exchange rate kapag mga credit card, okay, ay credit card debit card ay 51.8. Okay, so mas maliit siya kapag ano po, mas maliit siya kapag ika-cash balance mo sila diyan. Okay? So ayan. Nga lang, syempre, may mga ibang banks kasi na merong restrictions when it comes to funding dito sa ano, sa Binance. So ang pinaka-safe pa rin natin na way kung papaano ay itong nakikita natin dito na P2P trading. Okay? So sa P2P, ibig po niyang sabihin ay peer-to-peer trading, kumbaga sa tao ka bibili. Okay? And at the same time, kung mapapansin natin dito, no, yung mga buy rates nila ay medyo mga mas mura. Okay? So actually, medyo mas makakamahal kayo kung credit card ang gagamitin nating pang fund. Alright? So, dito po, sa P2P, andyan lahat ng mga sellers and makikita nyo dyan yung mga rates. Okay? So, syempre, kapag bibili ka, mas mababa ang rate, mas maganda. Alright? So, ayan yung mga, yung mga gustong bumili. Okay? Or, ito yung mga nagbebenta and then gusto nating bumili. So, dito, syempre, papalitan natin dapat yung PHP. Okay? Alright, so dito po, check nyo yung sa inyo. So ito dapat ay naka-PHP siya. Okay, ito naman po yung ating filter. Alright, ito yung mga available na mga crypto na po pwede nating i-buy and sell. Alright, so ngayon na naka-PHP na siya, ang ginagawa ko po dito ay punta kayo sa filter, okay, para makita kung ano yung funding method na gagawin ninyo. So pwede dyang GCash, pwede dyang Union Bank. And po pwede nyong i-specify kung magkano yung total amount na ilalagay po ninyo. Okay, then click natin yung yes. Alright. So dito, mapapansin natin, ayan po yung mga nagbebenta. So sa mga yaan, po pwede kang bumili ng iyong ng crypto na gusto mo. Okay, kapag naman po kayo ay meron ng mga nakatrades before, okay, so click nyo lang yung history, yung katabi po ng filter. Okay. So ito. Okay. Ganun kasi yung ginagawa ko. Halimbawa, meron ako nakatransact and naging good yung deal niya. So dito na lang ako. Punta ako sa order history. And then, ayan. Tinitingnan ko na lang kung okay yung kanila. So halimbawa, itong isa. Okay. Click ko yan. Okay. Ito si Blue Trust Exchange. So pupunta ako sa ano ni Blue Trust kung meron man siya na trades today. So wala naman siyang trade today. Ano pa tayo? Okay, si Penny Trade. Okay, so wala. Okay, so actually bumibili siya ng ano ngayon. Bumibili siya ng crypto
ng USDT. Alright, so dito naman, syempre ang una nating chine-check dyan, okay, kapag mga ganyan, ay yung number of trades and at the same time yung completion rate nila. Okay, yan po yung mga important. Dito, ako personally, sa mga ganito, medyo alanganin ako dyan. So, syempre, mas maraming trades sila and mataas yung completion, mas okay yan para sa akin. Especially kapag medyo malaki-laki yung inyong itatransact. Okay? Okay? So, currently, walang medyo mataas-taas. So, kapag ganito, hindi muna ako ano, hindi muna ako nagtitrade. Ito, si USDT Express. Mukhang okay-okay naman siya. So, ano na lang, kapag ganito, hintay na lang ako ng mga mas mga madadaming trades. Alright?